Hello, what's up mga ninja? Welcome back to my channel at welcome dito sa unboxing ng iPhone 15 Pro Max. So let's go! So bago ko simulan yung video sa mga naghahanap ng mga original and legit phones para ngayong holidays, available yan kay Ate Chet. Pwede nyo silang kontakin and sabihin nyo, kilala nyo ako, JC Glad, makakakuha kayo ng huge discount mula sa kanya. Available lahat ng iPhones and Android devices, pati mga iPads, laptop, watches. Sakto ngayon mga ninja, nag-markdown na yung mga iPhones eh. So huwag kayong mahiya magtanong, kontakin nyo sila doon sa number na nasa description box. And pwede nyo silang sadyahin sa store nila sa Green Hills or pwede rin kayo magpa-deliver via COD. Kontakin nyo lang siya, meron siyang personal rider. So kung within Metro Manila, walang problema. So ito na yung unboxing. So it's been a month na lumabas na yung iPhone 15 lines sa Philippines and lumabas na rin siya sa mga retail stores like Power Mac, Switch, Loop, and Beyond the Box. Then, syempre, mas nauna pa rin sa Green Hills. Pero this time, mag-unbox tayo, brand new NTC. No? Pag sinabi ko NTC, locally produced na iPhone. Kasi meron mga ibang variant like US and Hong Kong, pati Singapore. Then, yeah, ito, makikita niyo yung box. Then, makikita natin sa harap yung mismong design ng iPhone, picture ng iPhone with a wallpaper. No? Very nice. And sa baba, Apple logo. Pati sa taas, Apple logo. And sa magkabilang gilid, meron tayong iPhone na word. Pati sa kabila, ganun lang din. Sobrang simple, super straightforward lang naman talaga yung mga design ng Apple boxes simula nung una. And itong peel-off design na to, parang nagsimula to nung iPhone 13. No? Hindi ako nagkakamali. Environmental friendly daw kasi malalang plastics. And purely recycled materials. No? Sobrang simple. No? Ipipeel mo lang siyang ganyan. Very nice. Then sa baba rin, kailangan natin ipeel. Pero para sa akin, no, sa satisfaction, mas satisfying pa rin yung yung plastics. Pero okay din dito, ah. Parang feeling ko mas less yung fake iPhones na lumalabas dahil dito sa ganitong design. Pero nakita ko, may napapeke rin na ganyan, eh. Pero kung sa peke, original yung usapan, pwede nyo namang i-check yan sa Apple mismo. And ito na yung mismong titanium na iPhone. Titanium black, no? Hindi ko pinili yung natural eh. Kasi talagang I'm into black devices. Kahit saan. Kahit nga yung mga ibang gadgets ko, talagang black yung pinipili kong color. Yan. I-set aside muna natin yung device. Tingnan natin yung kasama ng box. Sobrang minimal lang yun naman kasi meron lang tayo USB to USB-C. Kasi USB-C na ang iPhone ngayon. Hindi na siya Lightning. Which is very nice kasi para na siyang iPad mini and MacBooks, pati ibang iPads, no? Kaya lang, meron pa rin mga ibang device na kailangan ng Lightning like yung mga Apple Mouse, pati yung keyboard yata ng iMac, which is di ko problema kasi hindi naman ako gumagamit noon. And ito yung instruction manuals, mga paperwork. Alam ko dito rin nakalagay yung mismong stickers, yan. At saka yung SIM ejector. Alam ko, yung locally produced ay may SIM slot pero merong mga sa abroad na wala na talagang SIM like yung simula pa yung iPhone 14. No, digital na yung SIM slot niya. So, ay digital na, hindi na, wala na siyang SIM slot. Pero dito, meron pa rin. Pero pwede ko mag eSIM, I think, pag galing Globe or Smart sa mga telcos, meron sila mga version na walang SIM slot. Super satisfying. Ultimo yung screen protector niya, papel, like the other versions din ng mga past years na iPhone. iPhone 12. Nagsimula yata. Then, may kita nyo, yung titanium. Midnight yata or black. Basta, something with black. No? I noticed talaga na difference nito sa ibang iPhone comparing do sa last iPhone ko, which is iPhone 14 Pro Max. Same size pero I think mas smaller siyang hawakan and sobrang gaan niya, like 20%, no,
Ayan yung speaker grill. Tapos makikita nyo yung USB-C. Very nice. And sobrang ganda, 20% lighter dun sa stainless steel na iPhone 14 Pro Max na pinalitan ng titanium. Much stronger and much lighter. Pero I doubt it na much stronger siya kasi nga para sa akin yung titanium para siyang aluminum pag dilagay mo siya sa device. Pero lihalagyan naman natin siya ng case. So I think okay siya. And talagang pinagaan niya yung iPhone na which is issue ko doon sa mga huling Pro Max phones ko like iPhone 12 and iPhone 14 Pro Max. iPhone 12 Pro Max din yun. And ayan ha. Nakita niyo yung screen is much larger, no? Much thinner bezels unlike before. And then yung camera bump niya sa likod, medyo mas lumaki siya lang konti, no? Kaysa doon sa mga nakaraang iPhones like 14. And yung aluminum finish niya, talagang manonotice mo pag bare naked yung iPhone, hindi siya naka-case. Mararamdaman mo yung aluminum, meron siyang mga scrapes, no? Magaspang siya. Pero sobrang premium yung pagkagawa. Ang ganda. I think parang mas maganda nga yung ano, natural titanium. Pero black is my color kasi. And syempre mga ninja, hindi mawawala yung freebies. Sa mga mag-a-avail ng iPhones, anything alam ko, may mga specific na phone sila na sinasamahan ng mga freebies na ganito. So, ito, holiday. Happy Holiday Gift Box. May laman yan na mga cellphone accessories for iPhones. Kaya makikita nyo, meron siyang libreng case. This is for the iPhone 15 Pro Max. And meron din yan tempered glass, hindi ko lang nasama dito. Pero kasama yan, may case, may tempered glass, tapos meron siyang battery pack. Ito yung MagSafe battery pack. Kaya ito, check din natin, unboxing. Ayan. So ito yung dinidikit lang sa likod, no? Hindi mo na kailangan ng wire para mag-charge. Through MagSafe pwede mo siyang i-charge. Pero alam mo maliit lang yung capacity, pero better na meron kaysa wala, di ba? Yeah, charging, very nice. And then susunod natin, meron siyang free USB cable, pero ito maliit eh. Dapat ito ay Type-C kasi kasama is iPhone 15 Pro Max. Is Type-C na. Pero, pwede nyo naman i-request na kung yun yung bibili nyo or iba, no? Isa lang to sa mga example. Tapos, meron din tayong power adapter, 35W C2C. Ito yung pwede pang charge ng, I think, iPads and even MacBooks. Kasi 35W eh, no? Yung power niya medyo mas malakas as dalawa pa yung port niya ng USB-C. So, kasama yan dito sa holiday freebie sale nila Ate Chet. Very nice. And then, next is yung MagSafe charger. Ito yung ikakabit mo naman doon sa adapter para maging MagSafe compatible, no? Hindi mo na isasaksak doon sa USB-C or Lightning. Basta MagSafe compatible yung phone mo from iPhone 12, 13, 14, 15 yata. Is MagSafe, pwede mong gamitin to. Next is the third generation AirPods. Okay din. Tataka kayo, sobrang ano naman, sobrang generous naman ng freebies, no? Kasi meron siyang kasama AirPods and lahat ng ito. Sa akin, I'll be frankly to say, this is all class A, no? Hindi nila kayang i-provide lahat, siguro lahat ng original na freebie na yan. Siguro mas mahal pa yun doon sa mismong phone kung binigay nila yung original. So, this is OEM products na available na freebie sa kanila. No? Nasa sa inyo, gusto nyo gamitin. No? Nasa sa inyo kung gusto nyo gamitin or gusto nyo gumamit ng mga legit ones. Wala problema. I think mas okay yon. Pero, it's better na meron kesa wala. No? Kung bibili kayo sa ibang stores na walang freebies or walang kahit ano, mas better na meron. So again mga ninja, yung freebies na to is alam ko may mga specific lang. Pwede nyo nang itanong kay Ate Chet. And then yung mga ibang variant pa ng mga phones, kahit hindi dun sa mga pinakita kong units kanina, marami silang tinda, mga Apple Watches, iPads, laptops, actually halos lahat ng gadgets, Samsung gadgets and Apple devices, pati accessories, meron sila.
Itanong nyo lang sa kanila yung contact number nila and yung mga Facebook page, mga Facebook links nila. Ilalagay ko lahat sa description box below. Kayo na mismo yung makipag-usap kay Ate Chet. And huwag nyo kakalimutan na banggitin na JC Caloy kasi pricing ng mga second hands sa mga brand new. Pero all original, legit Apple devices and Samsungs. Marami pang iba eh, hindi lang ibang hindi lang Samsung and Apple eh, marami pang iba. So sa mga gusto nang mag-inquire, sa mga may tanong, yung link nasa description box. Pasapin si Ate Chet, nakakalimutan JC ko lang. So yun, maraming salamat mga ninja. Sana nagustuhan nyo yung ating update sa Green Hills. Pasensya na, hindi pa ako makapagpakita sa camera. Pero soon, makakabalik na ako sa vlogging at makakasama na tayo sa mga gameplay. Maraming salamat sa mga sumuporta at sa mga nanalalangin at nag-message sa akin about sa health ko. Bumaling. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo mapasalamatan isa isa pero talagang sobrang salamat, malaman ko kayo. So yun na naman ang ating unboxing and update para doon sa mga gusto bumili ng phones ngayong holidays. And maraming salamat sa mga nanood and see you in the next one mga ninja. Out!